Good morning. This is Daddy Rick again. Ay, para tayong nasa normal ng panahon na ang daming kung ano-ano na para sa kanila mapunta ang atensyon, no? Parang sila yung mas importante kesa dito sa kinakaharap pa rin krisis na para bang pinadiver nilang pilit para ang atensyon ng buong sambayanan mapunta sa kanila. So, marami lang kasing mga kakatwang bagay na hindi ko maintindihan. Kanilang mga fake news, nakapato ng fake news sa iba, pero sila itong totally, no? So, before we start everything, para sa mga detalye, yung mga clips na ating ilalagay, we'll just go with our short intro and just watch and you decide. Okay? Have a good day. Tao. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. So kung wala ka namang nilabas... Coco, gaano ka... I don't know how to put this. Gaano ka kayaman ngayon? Malayong-malayo sa dati ko. Siguro galing ko mag-ipon eh. Komportable ka? Sobre. Kung mawawalan ka, ako parati ko ito sinasabi, kung mawawalan tayo ng trabaho bukas, okay ka na? Pwede. Okay. Do you have everything? Papakain yung pamilya ko. Kapag ang pamilya ko pinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng patayan sa'yo kahit patayin mo pa ako. Binaruban na tayo. Kawalang respeto ni Coco Martin sa kanyang mga crew, binulgar ni Robin Padilla. Muling umugong sa social media, the original bad boy Robin Padilla, ukol sa isang bagay na pinuna ng netizen sa kanya. Tungkol kay director, lead actor, action star, Coco Martin ng Ang Probinsyano. Nagumpisa ang bagay na ito nang dahil sa isang post ng isang netizen na sinasabi na bakit hindi niya gayahin si Coco Martin na gumawa ng mga teleserye or movie upang tumulong sa mga nalulong sa bisyo ng mga laos ng artista sa kasalukuyan at upang makapagbigay siya ng dagdag trabaho. Pero ang sagot ni Robin Padilla, alam niya ba ang nangyayari tungkol sa likod ng kamera? Pinuna niya ang mga ginagawa ni Coco Martin na pagbuhos ng tubig sa natutulog na isang crew ng tubig habang ito'y nakatulog sa sobrang pagod nang dahil sa puyatang shooting ng Ang Probinsyano. Ang sinagot ni Robin Padilla, pagsabihan nito at kunin ang atensyon ni Coco Martin sa ginagawa niya sa likod ng kamera at kasama na rito ang pagpatol ni Robin Padilla sa isang location manager na isang babae. Ito ba ang dapat niyong iduluhin? Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahayag. Sana po ng maraming salamat po sa pamilya. Naging mainit naman ang pagtanggap ng mga manonood sa muling pagpapalabas ng TV Patrol kagabi online at sa cable channel na ANC at the Filipino Channel. Kanya-kanyang diskarte po ang mga pamipamilya para lang makapanood at makakuha ng mahalagang balita at tamang impormasyon. Nagpapatrol, Jackie Manaba. How many staff, how many people it reaches? Beverly, this is a network that has about 11 million employees when I was heading the news group. Ang gulo, di ba? Suka nyo, kain nyo. Pero yung pinakapaborito ko talaga eh, yung apologies ni Maria Ressa. So, basahin natin, no? Apologies to ABC News Australia and anchor Beverly O'Connor. In our interview, I made a mistake. Wow. Umamin.
ABS-CBN has 11,000 workers. My mind raced ahead to the next sentence. I mentioned the market cap when I was there, which was in hundreds of millions of dollars. The constant government attack, which began shortly after the 2016 presidential elections, have chipped away 67% of its stock price. Wow, talaga? Really? The terror has been used by nice Filipinos to call me ugly, to attack Rappler, and to incite hate against journalists. The error was all mine. Sad that these folks have nothing better to do while our freedoms are being eroded. Of course, this is just part of the propaganda war. Teka, sino ba gumagawa ng propaganda? Diba? Sabi ni Kabayan Noli, sarado na sila. But still, ayan, kung saan sila napapanood. Then, eto, umana sa interview. Biglang-bigla, sinisi sa Pilipino. Siya yung nagsasalita. Noon na po na sa social media, yung sinasabi niyang 11 million. Biglang-bigla, kasalanan ng mamamayan. Ano ba? Tapos, yung isa, ubod na siya ng yaman. Biglang-bigla, ano ipapakain niya sa pamilya niya? So, di ba? Then yung kanyang, ito namang si Kim Chi, yung kanyang law of classroom, di ba? Sabay, law is law. Ang gulo, talagang sumakit ang ulo ko. So, yan ang sinasabi ko, guys. Maging mapagmatsyag, bago po muna, unawain, intindihin kung kaya ba natin silang intindihin. Dahil unang-una, siguro napakarami ng sumakit ang ulo tungkol dito sa sinasabing intindihin. No. Katulad nitong kanilang mga pinagbibigkas. Natuwan-tuwa pa ako kay Kabayan na sinasabi na dimiskarte daw yung mga mamamayan para may mapanood. Teka, wala namang mapapanood talaga kung talagang sarado na sila. Diba? Sarado? Hindi sarado. Nag-sign off lang na wala ng transmission. Tinanggal yung transmission dahil nga expired na. No. Pero yung kanilang kumpanya, hindi sarado. So, yung sinasabi na, sige, tanggapin na natin kung 11,000 man yung kanilang kine-claim. Mawawala ng trabaho? Hindi, tuloy ang trabaho. No, ang nakahinto lang dyan, katulad ng kanilang mga artista, na siyempre wala mo na shooting-shooting ngayon eh, dahil nga sa quarantine. Eh. Kung gusto nila magmatigas ang ulo, mag-shooting sila, nasa kanila naman yun eh, di ba? Pero yung ubod na ng yaman, biglang-bilang ano ipapakain ko sa pamilya ko, di ba? Tinanong nga ni Boy Abunda eh, paano kung halimbawa mawalan tayo ng trabaho bukas, di ba? Okay lang, di ba? Mag-ipon, no? Then yung kasama ang ugali doon sa mga crews, no. Marami ng cases 'yan. Marami ng cases 'yan. So, 'yun lang isang example lang na yung ibinulgar nga ni Robin Padilla. So, ano ba ang dapat na nating makita? Ano pa ba ang dapat natin na unawain, 'di ba? Eh ngayon biglang-bigla ipinaglalaban ninyo yung mga mamamayan o yung mga empleyado. Pero nung pag nandoon, nung kasagsagan ng inyong sitwasyon, wala lamang kayong ipinaglalaban eh. Kung babuyin nyo sila, ganun-ganun na lang eh. Ang dami niyan. Ang dami dyan sa loob dyan. Diba? Yung mga empleyadong mga ang tatagal ng nanuno na nagtatrabaho dyan, mga biglang pinagsisibak ng walang dahilan. Napag-initan at kung ano-ano pa. Ang dami. So, kaya nga sabi nga, huwag kayong magpagamit sa kanilang mga teleserye. Yun lang. Kaya huwag masyadong alam na, di ba? Marunong na mag-isip ang mamamayan, andyan ang social media, nakakatulong sa atin upang maintindihan ng maraming bagay. So, tulad ng lagi ko sinasabi, matutong mamunawa, matutong mag-isip, at huwag na huwag basta sasama, huwag na huwag basta maniniwala, dahil nilalagay lang nila kayo sa alanganin para sa kanilang pansariling interest. Yun lang. So maraming salamat sa inyong oras at panonood. At sa muli ako nagpapasalamat sa aking munting kahilingan na don't skip the ads, dahil nga yung maaaring maging gain na revenue ng aking channel ay aking dinededicate para sa mga batang may malubang sakit, no? At then if you want to visit the page, no, na kung saan ko ipinopost yung mga batang humihingi ng tulong, you can visit ang piso para sa anghel, a peso for an angel. No, we are not a charitable institution. It is just posting yung kanilang mga kalagayan, at kung ano man ang donation na gusto niyo ibigay sa kanila directly, you can directly contact them
I will not accept even a single cent from anyone. Okay? So again, this is Daddy Rick. Thank you very much for your time. And always remember, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. And stay home, stay safe. God bless us all.